The Lord said to my Lord, sit at my right hand. Bali, well, dear sisters, dear faithful, so itong gospel na ito is medyo mahirap maintindihan minsan or medyo controversial. Ano ba talaga yung nangyari? Ganito yan, yung mga Pariseo, alam nyo naman, ang problema nila, ano nga ginakaingito nila, inaagawan sila ng ano, spotlight. Inaagawan sila ng papel. So, nung time na yon nagtuturo ang ating Panginoong Kristo, as usual, open air, libo yung mga tao, andun din yung mga Fariseo, so andun sila, tinanong nila, Master, tinatawag nila siyang Master, hindi dahil Master talaga ang tingin nila sa kanila. Akala kasi nila ating Panginoong Kristo, pwede mong goyoin ba na, oh, wow, Master tawag sa akin, ganun. Hindi ganun, pero yun ang ano nila. O Master, ano ang pinaka-importante sa lahat ng mga utos? Moral problem yan. Ibig sabihin, ano ba ang tamang daan? Paano ba dapat maintindihan yung daan para sa buhay na walang hanggan? Okay? Alin? Alin sa mga utos na yan ang pinaka-importante? Nung panahon ng ating Panginoong Kristo, ilan ba ang mga utos? Sasabihin nyo, 10. No, yun ang utos ng Diyos. Ilan ang utos ng simbahan? 5. Yun ang sasabihin ninyo. Pero, nung panahon ng ating Panginoong Kristo, yung moral corruption, ganun nakalala, nung panahon niya, alam nyo ba kung ilan ang mga commandments? 613. Ganun nakarami yung commandments. So, ang tinatanong ng mga Hudyo sa kanya, dito sa 613 na commandments, 248 doon, positive. Ibig sabihin ng positive, ito yung gagawin mo. 365 doon, negative. Ibig sabihin, ito bawal gawin. Ganun na karami yung mga utos. Ganun na karami yung pinapapasan ng mga Pariseo sa mga tao. Ito, kailangan yung malaman lahat. Kailangan yung practice lahat. Lahat pa yan naka-arrange into venial and mortal. Bukod pa doon, venial and mortal, alin ang dapat una, alin na dapat pangalawa, alin. Kaya yun ang problema. Yun ang tinatanong nila. Oh, sabi nitong mga Pariseo dito, ito daw dapat mauna, ganito ganyan, ito mga ito, ito. Ilan yan? Diyan sa 613 na commandments na meron tayo, alin po yung pinaka-importante? Yun ang nangyari. Ang sabi natin pa yun sa Kristo, simple lang. Ang pinaka-importante, edi syempre yung una, first commandment ng Diyos. Iibigin mo, mamahalin mo ang Panginoong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong isip, ng buo mong lakas, ng buo mong kaluluwa. At yung susunod sa kanya, iibigin mo yung kapwa, kagaya ng sarili mo. Diyan sa dalawang utos na yan, nakadepende lahat ng 10 utos at lahat ng mga utos pa ng simbahan. Ganun lang. Ganun kasimple. Tapos, nung nasolve ng ating Panginoon sa Kristo yung moral problem nila, yung Panginoong Kristo naman ang umatake. O sige, nasagot ko yung tanong nyo, ako naman ang magtatanong. Ang Panginoong Kristo naman, doctrinal problem. Doctrinal problem man naman ang binigay niya. Okay, ano sa tingin nyo yung tagapagligtas, yung manunubos, yung tutubos sa atin sa kasalanan, yung Kristo, yung Mesiyas? Kasi siya, 3 taon na niyang sinasabi na siya ang Kristo. Siya ang Mesiyas. At alam niya na yung mga Pariseo, kunwari lang yan, pero hindi siya tinatanggap na siya ang Mesiyas. O sige, ano sa tingin niyo ang Mesiyas? Ito, nasa Biblia, ang daming nakasaad sa Biblia tungkol sa Mesiyas. Ang iko-quote ko isa lang, Psalm 109. Yun lang. Paano yun? Paano dapat maintindihan yun? Kung ang Mesiyas magiging anak ni David, paano yun na ang tawag ni David sa Mesiyas ay Ginoo, Panginoon? Actually, yung original na text sa Bible ay mas strong pa kasi ginamit lahat ng kabanal-banalang pangalan ng Panginoong Diyos na ginagamit sa Old Testament para sa Mesiyas. Nagsasalita si Elohim, sinabi ni Yahweh kay Adonai, umupo ka sa aking kanan. Ibig sabihin, ayon kay Elohim,
pa ang Mesiyas ay Adonai at status uupo sa kanan ni Yahweh. Ganon kabigat yung kinuot ng ating Panginoong Jesucristo. Paano yan? Sige, paki-explain. Ibig sabihin ba, yung Mesiyas, yung magiging anak ni David, sobrang taas pa niya kaysa kay David? Ano siya? Kayo, hindi nyo na kailangan anak ng sagot. Isang Diyos, tatlong persona. Kristo, hindi lang totoong tao, totoong Diyos siya. Kaya nga siya Adonai. Okay? Yun yun. Pero yung mga Hudyo, yung mga Pariseo, hindi makasagot. Ibig sabihin, mayroon na silang doctrinal problem. Okay? Hindi na nila ma-recognize yung totoo tungkol sa tagapagligtas. So yun ang problema na yun. Ito, lagi natin dapat yung lesson ng gospel na ito, dapat every now and then alam natin. Bakit? Para rin sa atin ito. So, ano pa ang difference? Ano ba? Lahat yan, teaching simbahan, diba? At dahil tayo sa simbahan ngayon, meron tayong teaching. At ang tinuturo lagi ng simbahan is about doctrine and moral. Lahat yan, sakop ng teaching ng simbahan. Lahat yan ay pagtuturo ng turo ng ating Panginoon. Ano ang simbahan? Pag sinabi natin doctrine, okay, yan ay yung mga pagkakalanan na itinuro ng ating Panginoong Kristo na dapat nating paniwalaan. Ang katotohanan, yan ang reality. Yun ang doctrine. Pag sinabi natin morals, okay, yan ang mga turo ng ating Panginoong Kristo na dapat nating paniwalaan kung ano ang tama at mali na dapat nating gawin. Siyempre, yung tama lang dapat nating gawin, ano? Para tayo ay makarating sa buhay na walang hanggan. So, doctrine, what do I have to believe? Ano ba ang katotohanan? Ano ba yung reality na ginawa at ibig ng ating Panginoong Diyos? Pag sinabi nating morals, yan yung daan. Paano ang dapat gawin? Ano ang tama? Alin ang mali na dapat iwasan? Okay, para tayo ay makarating, makaabot dun sa reality kung saan tayo tinatawag ng ating Panginoong Diyos. Yun yun. Yun ang kaiba ng doctrine at ng moral. Kaya nga, yung doctrine, saan nakasummarize yan? Sa creed. Yung morals, saan nakasummarize yan? Sa commandments. Kaya nga, anong mas unang itinuturo? Halimbawa, kayo, magkakatikisim kayo, anong unang ituturo ng simbahan sa inyo? Uunahin muna yung creed. Bakit? E pagkatapos nun, yung morals. Bakit? E syempre, kailangan muna nating malaman na may Diyos, iisa lang siya, tatlo ang persona. At walang ibang Diyos bukod sa kanya. Pag alam mo na yung doctrine na yun, pwede mo nang matutunan yung moral na ang Panginoong Diyos lang ang iibigin mo at wala kang ibang Diyos na pwedeng kilalanin. Bakit? Isa lang kasi ang totoong Diyos eh. Okay? So yung morals, nakadepende yun sa doctrine. Kaya nga, ganun ka-importante ang sitwasyon natin ngayon sa simbahan pag kulang sa doctrine ng mga tao, lalo na, maging realistic tayo, lalo na yung mga pare ang kulang sa doctrine, pagdating sa morals, kulang din sila. Pagdating sa apostolate, siguro pwede silang makagather ng mga tao. Pero it's not lasting. Wala talagang solid na foundation na pwedeng magawa. Ganun yun. So ano ang relation, okay, ng doctrine sa moral? Yun ang unang relation. Wala tayong pwedeng gustuhin kung hindi muna natin natutunan o nalaman. Sabi nga natin sa theology, nikil volitur, nisi konyositur. Hindi mo gugustuhin, hindi mo pwedeng ibigin ng Diyos kung hindi mo muna siya kilala. Alam mong He exists, but kung hindi mo kilala yung kabutihan niya, yung wisdom niya, yung justice niya, paano mo siya ibigin? At paano mo gugustuhing makarating sa buhay na walang hanggan kung hindi mo alam yung kalooban niya para sa'yo? Ano ang intensyon niya? Bakit kanya ginawa? Bakit kanya dinala sa mundong ito?
Ano ang intensyon niya? Bakit mayroong mundong ito? Ano ang intensyon niya? Bakit may simbahang Katoliko? Lahat yan kailangan mong malaman. Kung hindi, hindi mo maiintindihan yung morals. Pag alam mo ang doctrine, then maiintindihan mo yung commandments. Ganun lang kasimple yon. Hindi mo gugustuhin. Halimbawa, gusto niyo bang ano? Gusto niyo pumunta sa Ulaanbaatar? Saan yung Ulaanbaatar? Kung hindi mo alam na may Ulaanbaatar at saan yung Ulaanbaatar at para saan, bakit ka pupunta sa Ulaanbaatar, bakit mo gugustuhin pumunta sa Ulaanbaatar? Yun ang capital ng Mongolia. Okay? So, ganun yun. Yun ang relation ng doctrine sa moral. Kaya nga, napaka-importante. Kaya nga, sinabi ni San Pablo, without faith, ibig sabihin, pag walang pananampalataya, pag wala yung doctrine ng ating Panginoong Kristo, ito sabi ni San Pablo, it is impossible to please God. Hindi natin pwedeng, how do you say to please God? Ambot lang. Hindi natin pwedeng mahalin ng Diyos. Hindi mo siya pwedeng ma-please. Hindi ka pwedeng ma-save. Hindi ka pwedeng masalba. Pag walang pananampalataya, pag walang doctrine, ganun yun. O ngayon, ano naman ang relation sa pagitan ng moral at doctrine? Kanina sinabi na natin, sa pagitan ng doctrine at moral, kailangan mo muna yung truth, yung doctrina dito, bago mo, kailangan alam mo muna kung ano yung totoo, bago mo maisapuso yung tama at mali. Yung totoo, yun ang doctrine. Ang tama at mali, yun ang morals. Yun ang relasyon. Ngayon, ano ang relasyon sa pagitan ng morals at doctrine? Meron bang relasyon na kabaliktara naman? Yung relasyon ng doctrine papunta sa moral, kuha na. Ngayon, relasyon from moral papunta sa doctrine, ano? Ano ang purpose ng moral? Ang purpose ng morality, yung nasa epistle natin ngayon, it's to grow in the love of God. Ang mga utos ng Diyos, hindi yan andyan lang kasi wala lang. Para lang, oh, hanggang dyan ka lang ha, huwag kang magmamortal sin, hanggang dun lang. Hindi. Ano lagi ang makikita natin sa mga sulat ng mga apostoles, yung kay San Pablo ngayon? Walk in the manner worthy. Maging karapat dapat kayong mga anak ng Diyos. Yun ang sabi ni San Pablo. Hindi pwedeng makontento lang tayo sa kahit ano pwede mong gawin, basta ito, o wag lang dyan. Okay, hindi pwedeng ganun. Kailangan maging karapat dapat tayong maging mga anak ng Diyos. Okay? Lumaki tayo, mag-progress sa humility, sa meekness, sa pasyensya, sa holiness. At pag nagawa natin yon, magiging isa lang ang ating community. Ibig sabihin, panahon pa ni San Pablo, alam na niya na ang mga tao talagang hindi madaling magkasundo lagi. At pag we are already living as one body, sabi ni San Pablo sa epistle na ngayon, then doon natin may enjoy ang presence ng nag-iisang Diyos na may tatlong persona. Ngayon ang topic naman ng gospel natin ngayon. Anong ibig sabihin? Ang purpose ng morality ay hindi yung huwag ka lang magkasala, huwag ka lang magkaroon ng violation sa batas. Ano ito? LTO? Nagda-drive ka? Kahit ano pwede mong gawin, huwag ka lang mahuli ng pulis. Hindi ganun. Ang purpose ng morality ay lumaki tayo, mag-progress sa pag-ibig ng Diyos. Yung limits ay yun, yung sinasabi sa atin ng commandment dyan, pag tinransgress mo, pag nilampasan mo yung mga limits na yan, mawawala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Mamamatay sa puso mo ang buhay na galing sa Diyos na ang grasya ng Diyos. Yun lang yung limits. Pero ang Katoliko, ang anak ng Diyos, hindi pwedeng nakikipagpatintero sa pagitan ng gagawin, pagsisilbahan ba ang Diyos o i-offend ang Diyos. Hindi ganun. Ang Katoliko hindi pwedeng magkaroon ng criteria na as long as hindi siya mortal sin, okay lang yan. Hindi ganun. We have to grow in the love of God, not in the love of self.
ang isang Katoliko na ganun ang kriteria, kahit ano okay sa akin, basta lahat ng gusto ko, ganyan-ganyan. Basta lang hindi ako magka-mortal sin. Yung Katoliko ng ganun ay lumalaki, nagpo-progress, hindi sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig sa sarili, self-love. Ganun yun. We have to grow in the love of God, not in the love of self, basta wala lang mortal sin. No, hindi pwedeng mangyari yun. Magkaka-mortal sin tayo pagka ganun. Pero, di ba, huwag natin kakalimutan, the perfection in the love of God, anong tawag natin doon? Ang tawag doon is sanctity or holiness. Sa sanctity, therefore, doon sa ating holiness of life, nakadepende kung anong klaseng tao tayo ngayon at kung anong gustong maging natin sa hinaharap. Kung ano ako ngayon, kung paano ko tinatrabaho yung pag-progress ko sa pag-ibig sa Diyos, doon nakadepende kung anong klaseng tao ako ngayon. At kung anong klaseng tao ako bukas sa makalawa sa isang taon, doon nakadepende yun. Okay? Kaya nga, depende rin sa ating personal sanctity o sa kawalan ng sanctity ngayon, doon nakadepende ang listahan ng mga bagay na iniibig ko at ng mga bagay na kinatatakutan ko. Saang bagay ako takot? Doon nakadepende yon sa ating holiness or sanctity of life. Ganun yon. Kung talagang nagpo-progress tayo sa pag-ibig sa Diyos, then makikita natin na yung pagiging faithful sa kanyang doktrina ay isang necessity para sa atin. Bakit? Eh kasi yun yung unang requisite para magkaroon ng pag-ibig sa Diyos. Yung doctrine, yung hindi mawala sa aking isip at puso, yung katotohanan na itinuro ng Diyos sa akin, yung katotohanan tungkol sa Diyos, yun ang unang requisite. Imagine ninyo mag-asawa, okay lang kaya sa aking bana na makalimutan ko kung sino talaga siya, kung anong klaseng tao talaga siya? Mamahalin ko pa kaya siya pagkaiba na yung concept na meron ako tungkol sa aking bana? Siyempre hindi. Ganon din tayo sa Diyos. Ganon din tayo sa Diyos. Ganon kaimportante yung ating mga personal sanctification, yung holiness of life na ating tinatrabaho. Hindi sapat na okay lang basta wala lang kasalanan. Hindi sapat yun. Okay? So, pag-attach tayo sa Diyos and at the same time, attach tayo sa mundo, yan ang nangyayari sa mga Katolikong medyo-medyo. Okay? Gustong pagsilbihan ng Diyos, gustong mahalin ng Diyos, pero at the same time, may mga attachments din sa mundo na ito. Anong mangyayari? Yung mga ganong klaseng Katoliko, sooner or later, ia-adapt nila yung doctrine sa kanilang komportableng morality. Ganun yun. Pagka tayo ay namamangka sa dalawang ilog, gusto nating maging anak ng Diyos on one hand. On the other hand, gusto nating maging katanggap-tanggap sa mundo. Ayaw natin na magiging against sa mundo. For example, o hindi natin pwedeng iwanan yung mga comfort, yung mga privilege, yung mga masasarap na bagay, madadaling bagay sa mundo, sooner or later, yung ating baluktot na morality, babaluktotin din niya yung doctrine na meron tayo sa ating isip at puso. Ganun yun. Ganung paraan nag-uumpisa ang isang heresy, for example. Ang heresy, ano? Pag-a-adapt ng Catholic doctrine para lang yung morality ko na mali or malamya, hindi maistorbo. Halimbawa, naalala nyo pa, recently na pag-usapan natin, ang inggit, anong epekto ng inggit? Ang baluktotin niya yung reality, di ba?
Anong epekto ng pride? Ang epekto ng pride, maging bulag ka sa reality. Tama? Ilan lang yan sa maraming example kung tayo ay medyo-medyo lang sa pag-ibig sa Diyos at hindi natin siseryosohin na ang purpose ng morality ay mag-progress tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ilan lang yan sa example? Proof. Isa pang proof, yung gospel natin ngayon. Ang tagapagligtas, simula pa lang nung Genesis, nung libro ng Genesis sa Bible, anong sinabi ng Diyos tungkol sa tagapagligtas? Darating siya rito para iligtas tayo sa kasalanan. Para sa mga Hudyo, nung panahon na ng ating Panginoong Kristo, ano ang tingin nila sa tagapagligtas? Magiging political liberator siya para mabalik sila sa power. Pero, teka muna, di ba yung mga Hudyo, sila yung depositary ng tradition nung panahon na yon, and therefore, sila rin yung tagapag-alaga ng doctrine? Anong nangyari? Bakit? Yun ang dahilan kung ano. Yun ang dahilan kung ba't hindi na nila ma-recognize, bakit hindi na nila masagot yung tanong ng ating Panginoong Kristo. Anong nangyari? May doctrinal problem na sila. At yung doctrinal problem nila ay dahil yon sa kanilang ongoing moral problem. Dahil yon sa kanilang ongoing moral problem. Dahil yung kanilang doctrine ay baluktot na, yung moral nila baluktot na rin, at wala na silang magawa kung hindi dagdagan yung mga commandments from 10 to 613. Ganun yun. Parang sa ating sitwasyon ngayon, nung ang mga bansa, Katoliko pa, madali lang, andyan ang 10 commandments at simbahan ang magiging ilaw ng gobyerno kung paano gobyernohan ang mga bansa. Ngayon, hindi ko alam sa Pilipinas, pero sa US, for example, ilang mga batas meron sa US? More than 1 million. Lahat ng mga batas, ililista mo lahat, more than 1 million. Mas maraming batas ang kailangan pag mas malayo tayo sa Diyos. Ganun lang kasimple yun. Mas maraming pulis ang kailangan pag mas walang konsyensya ang mga tao. Ganun lang kasimple yun. Okay? Teka, ang tanong ngayon, paano ba iibigin ng Diyos? Diba, yun ang pinaka-importanteng commandment? Ibigin ng Diyos ng buo mong puso, ng buo mong isip, ng buo mong kaluluwa, ng lahat ng puwersa mo? Ibigin mo ang Diyos. Okay. Ang problema, Father, invisible siya eh. Hindi ko siya makita. Sa Holy Communion ko lang siya makikita. Paano yon? Sa pamamagitan ng mga tao na mahal niya at nagbebelong sa kanya. Anong tawag natin sa mga tao na yon? Kapwa. Neighbor. Every neighbor belongs to God and is beloved by God equally as He loves us. Bakit? Para sa akin lang ba namatay ang Diyos sa krus? Hindi. So, yung kapwa din natin. So, para ma-practice natin yung first commandment, kaya nga laging magkasama yan eh. Ang paraan para ma-practice yung first commandment ay sa pagtupad sa second, yung pag-ibig sa kapwa. Yun yun. Kaya nga magkasabay silang sinabi ng ating Panginoong Kristo. Para mahalin, ibigin natin ang Diyos sa ating kapwa, ano naman ang kailangan natin gawin? Ang gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Kailangan nating mahalin ng Diyos, ayan ang kapwa. Para mahalin ang kapwa, kailangan gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Ano ang unang requirement para makagawa ng kabutihan sa ating kapwa? Kahit nakikita natin yung mga kahinaan or defects ng ating kapwa. Ano ang unang requirement? Ito dapat hindi natin makalimutan. Kasi pag wala ito, hindi tayo makakagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Ang unang requirement, to think good of our neighbor. Mag-isip ng mabuti tungkol sa ating kapwa.
Pag wala na yan, kahit purihin mo pa yung kapwa mo, kahit ano pang ibigay mo sa kapwa mo, hindi ka na makagawa ng mabuti sa kapwa mo. Bakit? Masama na inisip mo sa kanya eh. Kaya nga, ano ang unang obstacle para hindi tayo makatapad sa kalooban ng Diyos na mahalin ang kapwa? Eh di ang mag-isip ng masama tungkol sa kapwa, ganun kasimple. Kaya nga, ang Panginoong Diyos sa Bible, parang inaasar tayo, parang iniinis. Anong sabi niya sa atin sa Book of Wisdom? Pag masama ang iniisip mo tungkol sa kapwa mo, siyempre, lagi kang makakakita ng ebidensya laban sa kanya na masama siya. Ganun yun. Kaya nga, sana tinuumpisan kung gusto nating makagawa ng mabuti sa kapwa, huwag mag-isip ng masama sa kapwa. Huwag husgahan yung kanyang mga intensyon. Think ill of your neighbor and you will always find evidence against him. Ganun talaga. Okay? Ano naman yun ang unang requirement? Okay? So, mag-isip tayo ng mabuti tungkol sa kapwa. Iwasan na mag-isip ng masama tungkol sa kapwa. Ano naman ang mabubuting bagay na kailangang gawin sa kapwa? Pagpalagay na natin, nag-iisip na ako ng mabuti tungkol sa aking kapwa. Okay, at last, sige. Ano naman yung mabubuting bagay na kailangang gawin natin para sa ating kapwa? I-like natin yung kanyang mga post. I-share natin yung kanyang mga post. Well, marami tayong mabubuting bagay na pwedeng gawin. Pero higit sa lahat, alam nyo naman yan, nasa catechism yan, nasa blue book nyo yan, yung Christian warfare. Ano dapat natin gawin? Yung works of mercy. May corporal works of mercy, may spiritual works of mercy. Marami tayong pwedeng gawin. Mas madali ang corporal works of mercy. Lalo na ang corporal works of mercy, madaling makita, madaling ma-recognize ng iba. Ang pinakamahirap and at the same time, pinakakailangan ay ang spiritual works of mercy. Sa panahon natin, ang pinaka-importante ay ano? Sa mga spiritual works of mercy. Lalo na ngayon sa sitwasyon natin ngayon na maraming taong takot, maraming tao hindi alam ang gagawin. Ano yung pinaka-importante? To correct those who are in error. To teach those who are ignorant. Yan. Nagagawa natin yan. Pinakamahirap din yan. Bakit? Kasi mahirap para sa atin na tanggapin na tayo ay i-reject ng ating kapwa. Pero pinakakailangan din yung mga works of mercy na yan. Bakit? Dahil sa lahat ng kasamaan na dinadanas natin, dahil sa ignorance yan. Lalo na kung ignorance ng doctrine ng ating Panginoong Jesucristo at error tungkol sa doctrine. Ignorance tungkol sa doctrine at morality, error tungkol sa doctrine at morality. Ilang Katoliko ngayon, tanong lang, ilang Katoliko ngayon ang meron sa siyudad ng Davao? Sa Davao lang tayo. Ilan sa kanila ang supposed to be nagmamahal sa Diyos? Pero ilan sa mga Katoliko na yan, dito lang sa Davao, na nagmamahal sa Diyos supposed to be, ilan sa mga yan ang willing na magturo sa kapwa ng katotohanan na kailangan niyang malaman? Ilan sa mga Katoliko na yan ang willing na ipakita sa kapwa ang way of conduct na kailangan niyang sundin? Ilan? Milyon ang Katoliko sa buong mundo. Milyon ang nagsasabing iniibig ang Diyos. Pero ilan sa mga yan ang nagmamahal sa Diyos sa person ng kanilang kapwa? Ilan sa kapwa natin ngayon ang hindi alam kung anong kailangang malaman, ang hindi alam kung anong kailangang gawin? At ang daming Katolikong nagmamahal sa Diyos pero walang Katoliko na kayang ibigay sa kanya yung kailangan niyang malaman o ituro yung kailangan niyang gawin.
Huwag tayong magtaka kung bakit sooner or later, napakadali, isipin nyo, yung ating mga conferences, yung ating mga sitwasyon sa araw-araw, it's a constant correction. No, 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 modernism yan. Catholic doctrine is ito. No, 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 modernism yan. Catholic doctrine ito. No, 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 liberalism yan. Catholic doctrine ito. Ilang taon ka nang nagsisimba? Bakit balik ka nang balik sa liberalist na doctrine or sa modernist na doctrine? Bakit kaya? Kasi may kinalaman yung morals doon sa doctrine. Kung ayaw natin nang magkaroon ng parehong kahihinatnan kagaya ng mga Hudyo doon sa gospel ngayon, i-practice natin ang morality na dapat nating i-practice. Ibigin natin ang Diyos ng buo nating puso. Ibigin natin ang Diyos sa ating kapwa, sa person ng ating kapwa. Gawin natin yung mabuti na kailangan nating gawin sa kanila. Yung mabuti na kailangan ng ating kapwa na hindi nila makukuha kung wala yung mga may access sa doctrine at sa grasya ng Diyos. Kung hindi, ang doctrine na inaalagaan natin, pati ang grasya na kasama niya, baka lang bawiin sa atin. Kagaya ng, sabi, history repeats itself, no? Try natin na huwag nating i-repeat yung history na nasa Bible, sa gospel ngayon, sa ating sitwasyon ngayon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo,